Dito sa parting ito, Senator, maipapakita po akong pictures sa inyo at i-describe mo in few words or kahit one word, kumbaga yung unang papasok sa isip nyo. Yun ang sasabihin mo pag nakita mo yung picture na to. Game ka na ba? Game na. Alright. Ayan. So, first picture. Eat Bulaga. Pero yan, creative yan. SP. Pwede siyang maging senador, mm-mm, pwede siyang maging comedian, pwede siyang lumikha ng kanta. Mm-mm. Creative. Pero kamusta naging pagsasama niyo sa Senate? Ayos, maayos kami. Mm-mm. Kaibigan kami yan. Pati yung asawa namin, magkaibigan si Helen at saka si Kate. Mm-mm. Mababait na tao yan. Tsaka yung pagiging SP, ano ba ang quality ng ganun? Kaya usually sila... Ano mo kasi sa Senado, hindi ko kaya maging SP. Alam mo kung bakit? Mm. Compromise ang compromise eh. Kailangan mapasyensya ka. Mm. Kailangan pagbibigyan mo lahat. Hindi eh. Kailangan magdidesisyon. Si SP nagagawa niyan. Mm. Pero mas gusto ko, bilisan mo ng konti para hindi tayo matetake for granted. Mm. Eh, iba yon, iba yung pananaw ko, iba yung pananaw niya. Anong gusto niyo? Bahala kayo. Oo. Trabaho lang, pero kumpare to, kumpare. Oo, wala akong masasabi dyan kayo, so, kundi kabutihan. Ayan, next picture. Ayan, idol ko nga rin po ito, parang sobrang kayo. Sobrang talino yan. Mm-mm. At sobrang bilis magsalita. Pareho kami. Oh. Ang sinasabi ko lang, mabilis magsalita, mabagal tayo mag-isip. Pero Miriam, outstanding. Magaling. At sabi nga nila, kumisan may topak na, pero hindi. Niloloko ko nga eh. Sabi nila, yan lang raw ang co-sponsor ng ROTC na nag-volunteer. No, I'd rather have her because she has character. Yan ang sinasabi ko dyan. One word, may character. Ayan, iba, so, may character. Ayan, so mga Red Army dyan, Miriam Defensor Santiago. Okay, next picture, President Digong. Ayan, magaling na mayor. The jury is at out. Kaibigan ko yan, pero kumisan ang kulang sa kanya masyadong pinagtatanggol yung mga tao niya. Pinapahamak na siya, pinagtatanggol niya. Yan ang kasarian niya, kasiraan niya. Mm-hmm. Pero hindi ko na siya sisiraan dahil tao maghuhusga, hindi naman ako eh. Mm-hmm. Pero pag nakita ko mali ang ginagawa, sasabihin ko. Magalit kahit na sino, sasabihin ko. So, trabaho lang? Trabaho. Hindi, trabaho yun. Tungkulin yun. Ah, okay. Iba yung trabaho sa tungkulin. Alright, so next picture. Sisko, ayan. 3 years na. Talagang may ambisyon sa title. Pero sayang, sabi ko sa tingin ko, sana pinatagal niya muna para mahasa ng gusto. Sabi, pag 3 years ka, importante magtagal ka ng konti as mayor para mas marami kang mahahasa ka. Pero nasa kanya yan, balay mo, baka, kaya sa kanya, ambisyon. Mm-hmm. Ambisyon ang tingin ko sa kanya. Na minsan naman, walang masama maging ambitious. Oh, no. Yeah. I encourage that. Yeah. Pero dapat marunong kang tumanggap. Okay. Pagka hindi mo nakuha, babangon ka ulit. Alright. So, next picture natin. Former Senator Bongbong Marcos. Well, si Bongbong, kinala ko yan. Magkasama kami sa China, no? No, mabait na kasama yan. Pero, ang tingin ko, talagang magaling ang tatay niya, pero kinapos. Mm-hmm. Nanay yan, mahal ko nanay yan. Matay nanay ko, nandun yan. Pamilya niya yan eh. Si Bongbong, kailangan gawin niya ang sarili niyang tadhana. Okay. So, tadhana ang pinag-uusapan dyan. Ayan. Senator Bongbong Marcos. Siyempre, ang ating Vice President Lenny Robredo. Very decent. Abogado rin naman. Pero, siyempre, pagdating ng oras, kailangan talaga liderato. Alam mo, itong bayan natin kailangan ng leader na talagang firm and fair. Mm-hmm. Tignan natin, abangan ang susunod na kabanata. Ayan, so ayan. Guest candidate ka ni VP Lin. Lahat sila, guest candidate ako. Siyempre, ang ating People's Champ, Manny Pacquiao, also presidential aspirant. Alam mo yan, bilib ko dyan. Humble yan eh. Humble. Nagsikap siya, kumita siya. Sabi na iba, sayang, binibigyan niya yung pera niya. Yan lang ayoko sa kanya. Pero yan, humble yan. Pagsisikapan niya, nag-aaral siya magsalita ng banyagang wika kahit na pwesa. Nag-aaral siya maging champion, mabilis ang sumuntok. Talagang masipag magtrabaho. Naging senador siya. Nakikipagsabayan siya kahit na matatalo siya. Nakikipagsabayan siya. Siyempre, maraming batikan dyan. No? Mm-hmm. Pero mabuting tao yan. Hindi masamang tao yan. May pagkakamali nung araw. May kapinyo anong araw, pero on the whole, humble and hardworking. Hmm.
Senator, no, sorry, may tanong ako. Kasi, syempre, may mga lumalabas na surveys. Alam ko, hindi ka ano ng survey. Pero, mayroon ka kaya nakikita sa future natin na ilan sa mga presidential candidates natin pwedeng ano, or nakapagpondo na eh. I mean, hindi pwedeng naman sumuko para ibigay sa ibang ano. Hindi ko nakikita yan. Mm. Alam mo, tandaan ninyo, hindi na nanalo sa umpisa ng karera. Nananalo sa huli ng karera, pag natapos sa finish line. Mm-hmm. Doon nagkakatapos. At dapat tandaan natin, lahat yan, sumusubok maging presidente, sumusubok maging senador. Pero, hindi kayo nanonood, hindi kayo pumupusta. Ang pinupusta dyan ay yung kaluluwa nyo at saka yung kinabukasan ng mga anak ninyo at apo nyo. Huwag nyo paglaruan yan. Totoo. Kaya seryoso. Yung survey, kung gusto nyo survey na lang, eh huwag na tayong magkandidato, survey na lang tayo. Eh, hindi naman tama yung survey na yan. Yan eh, time and place lang yan. At kung ikaw ay nagbayad ng konti, ay nagdagdag ka, mas marami kang tanong, baka mas makakalaman ka. Kaya ako hindi naniniwala survey. Unless, magpapasurvey ko sarili ko, hindi ko ipapublish. Para alam ko kung saan ako malakas, saan ako mahina. Pero pag marami kayo nagpapasurvey, negosyo yan. Binabayaran ng lahat yan. Kaya pasurvey ka ng pasurvey. Ano susunod na yayaman? Ang media. Kung mahina ka, magbayad ka ng TV. Mahal ang TV. Maghihingi ka ngayon doon sa malalaking tao. Ha? At kung makahingi ka sa mali, hawak ka na yan. Kung makahingi ka sa tama, swerte ang bayan. E kung makahingi ka sa mali, ang tawag doon, regulatory capture. Mm-hmm. Hindi ka na makakahindi sa mga hiningi sa'yo na mali. Oh, that's politics, no? Hindi, but that's politics. Politics is good. Or, it's people that make it bad. Oh. Kaya nasa sa inyo yan. Huwag kayong mamulitika. Kayo ang nagdadala. Hindi kasalanan ng mga politiko. Kayo ang humihingi sa politiko. Pag hiningaan niya, saan niyo babawiin yan? Kayo ang nagpapa-entertainment. Entertainment, di boto niya lang artista. Piliin niyo yung trabaho na magagaling, na may magagawa, sapagkat kayo ang boboto, kayo ang tatamasa ng kanilang liderato. Kung mali ang binoto niyo, talo tayong lahat. Ayan. So, Senator, speaking of surveys, no, alam mo, sa survey naman ng kabataang mga nag-aaral, lalo na nung panahong kumandidato kayo na president, kayo kaya ang number one sa UP, sa mga malalaking universidad, no? Kaya alam mo, doon nagre-recall sa akin yung sinabi ni late Senator Miriam na ayaw nila kayong magkaroon ng magandang edukasyon dahil boboto kayo ng tama. Oo nga. Tama yan. Tama yung sinabi ni Miriam yan. Yung mga nandun, talaga boboto ka dahil nakikita ng mga kabataan yung tama. Pero meron nagmamanipulate. Ngayong mga araw na ito, nagmamanipulate. Kunyari, magpapa-contest doon ng mock election. Mm-hmm. Eh ako, hindi ako naniniwala doon eh. Kung manalo ako, salamat. Pero hindi ko pinangalandakan yan. Dahil hindi ako dapat manalo kung sa mock election. Mananalo ko sa tunay na election. Hindi sa survey, hindi sa mock election. Yung ginagawa ko sa tao ng mga buong buhay ko, yung character, hindi character. Ayan. So, ayan. Next picture tayo. Ayan, Senator. Alright, ito. Hindi pa tapos na? Hindi pa. Last but not the least to. Next picture, ang aming butihing Mayor Vico Soto. Ayan. I hear a lot of good things about Vico. Mm-hmm. And natutuwa ako na maganda ang kanyang imahe. O dapat pangalagaan yan at makukuha lang yan kung siya ay may vision at siya ay masipag at ang liderato niya ay pinaniniwalaan ng taong bayan. Mm-hmm. Pasig is great because the leaders put in a great leader. Ikaw rin, Senator, naging young mayor ka rin, no? Kung youngest delegate, youngest mayor. Kung kaharap mo ngayon si Mayor Vico Soto, ano yung maipapayo mo sa kanila? Huwag kang matakot sa tao. Mm-hmm. Gawin mo yung para sa kanila, yung dapat sa kanila. Iba natatakot sa tao, baka hindi na ako iboto. Eh. Pag ganun ang leader, wala na magagawa yun. Kung ikaw nagpapander ka sa tao, kung anong gusto ng tao, yun ang gagawin ko, walang mararating yung mga lideratong ganyan. Pero kung ikaw may political will, yun ang sinasabi. Iyon ay mamararating sapagkat alam mo kung saan mo dadalhin ang taong bayan. Ayan. Kaya ka binoto eh, para mamuno eh. Mm-hmm. Eh kung iboboto ka, para sundin mo yung tao, di ka nalala iboboto. Di ka na dapat iboto, di ba? Alright. Yeah. So ayan, Senator, maraming salamat po. Senator Gordon, pero bago ko po kayo hinga ng message sa mga viewers natin, again, alam mo naman gusto nila, shout out. Ayan. So titingin tayo dito sa ating meron pa ba tayo diyan? Ayan.
James Hermoso, Liza Centuna, Valerie Madrigal, David Sanchez, Ronald Palisog. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, Senator. Shout out, Ariane Rendaje, Fanny L. Chaka, Mary Jane Castro. Shout out, Enchong Lee. Shout out, Amanda Carrera. Hindi pa tapos sa Carrera. Ayan. At Martin Santos, Elika Aquino, Lynn Cruz, Kyle Marcelo, Angelica Lopez. Ayan. So, shout out! Ayan, babasa rin ako, Senator, ha. Sa'yo ang boto ko, Senator Gordon, sabi ni Hania Ramirez. Diyan kami bilib sa'yo, Senator Gordon, eh, sabi ni Brianna. Yes to Gordon, hindi malalaman ang panalo sa survey, sabi ni Sandra Ko. Ayan, Sandra Ko, ha, hindi Sandra ano, ha. Ayan, we are always here for you, sabi ni Sara Reyes. Alam mo, ang market mo, Senator, hindi porke ang tagal mo na sa serbisyo, ayoko naman sabing may edad, no? Hindi porke matagal na kayo sa serbisyo, eh, yung mga may senior, pati mga kabataan talaga, eh, no? Nakikita natin yung mga viewers natin. Kaisa mo kami hanggang dulo, sabi ni Marites Dinulos. Ayan, so, supportan lang natin, Senator Gordon, go, 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 Emma Madrid. Andre Boston, may tiwala kasi ang mga kabataan sa tulad ni Senator Gordon. Alam nyo, ang election ngayon, no, kung dati medyo matatanda, parang sa voting population ba talagang kabataan ang laki ng ano, no? Maraming mga voters, mga 60% data ngayon, kabataan eh. Mm-hmm. Pero ang kabataan, tandaan ninyo, natatanda rin, no? Mm-hmm. So, ang nabasa ko ng bata ko, again, the greatest error of youth is to believe that education is a substitute for experience. And the greatest error of age is to believe that experience is a substitute for education. Kailangan balanse nyo education, experience, dagdagan nyo pa, integrity. Ayan. So, ayan, sabi ni Ria Bernardes, the Philippines need you, Senator Gordon. Shout out, Senator Gordon. Number one supporter nyo po ako, si Amy Castro daw. Number one supporter yes, nyo. Thank you, Amy. Ayan. Supportado ka namin, Senator. Mulat na po kasi kami sa katotohanan. Si Senator Gordon, subok na. Mga magulang namin, natulungan din ni Senator. Ay, natatandaan ko pa dati, namimigay kayo ng number nyo. Mga ganun, no? Mga ganung klase. 931, ganun. Oo. Tapos, Totoo kaya kay Senator Gordon ang boto namin. Ayan. So, hello sa mga viewers natin. Mami ko na nasa Amerika. Hello. Ayan, Mami Lani. Hello sa inyo. Kasama ko ang ating idolo. Mami Lani, you have ayan, a good son here. Ayan, Senator, na nabanggit ko nga rin, ako ay isang volunteer rin since 2011. At sabi ko, sa pamamahala mo dito sa organization ng Philippine Red Cross, eh, hindi na ako babalik-balik kung ang iyong organization ay itong organization na to ay pinamumunuan ng mga hindi natin gusto. Kaya, ayan, kahit pag may free time ako, lalo na ng vaccination, after ko ng work, nagbo-volunteer ako. I mean, di ba, ganoon naman ang Philippine Red Cross. That's very good of you. Because kung hindi namin pinakialaman yung bakuna, kung hindi namin pinakialaman, hindi na yung bakuna, yung testing na nag-umpisa kami, kukunti lang natetest ang Pilipino. So hindi mo alam yung kapitbahay mo, meron na pala. Nahawa ka na, marami na matay dahil doon. Kaya, liderato, nakipagsaparan ako, hindi, inaral ko yun. Namili ako ng mga makina, at naglagay ko ng molecular laboratory sa buong Pilipinas. At dahil dyan, 5,400,000 na ang natetest ng Red Cross. Nakabawi tayo ng konti doon. At nagbabakuna kami, nakabas. Yan ang sinabi ko. Pagka ikaw leader, hindi ka kailangan tutukan ng baril para gawin mo yung trabaho mo. Kailangan meron ka talagang paninindigan na kailangan gawin mo para iangat mo yung tao mo. Para save sila. Para hindi mo mapapabayaan ang tao mo. Kaya sabi ko, hindi ka ko binababayaan ang tao sa lahat sa disaster, di ko pinababayaan sa corruption ng mga tao natin, di ko pinababayaan sa edukasyon, sa kanilang kalusugan, you name it, may nagawa si Senator Gordon yan. Di yabang yan. Kaya kong panindigan yan. Tsaka Senator, yung vaccination na, ang dami ko na screen dyan, yung mga OFWs, kayo yung pinupuntahan yung bakuna center. Totoo yan, dinadala dito yung mga OFW. Ha? Walang tulog, 24 hours. Talim mo sa kanila, talaga marinig mo, pag sumisigaw ako, mabagal tayo, bilisan nyo, at ayusin nyo ang trabaho. Ayan, ganyan yan. Ayan, so Senator, no, ayoko man tapusin itong interview na to, pero syempre marami ka pang gagawin. Napasok nga kita, may meeting ka pa dito. Okay. Siguro, message po natin sa mga viewers natin ngayon. Ayan. Alam niyo, the world will always step aside, sabi ng kasabihan, para paraanin ang isang taong, ha, kung saan, na alam niya kung saan siya pupunta.
kayo, alam ba niyo kung saan kayo pupunta? Mayroon ka salita sa Ilocano, Aiti ka, Dinoti Papanam, sa Sambal, Aiti ka mako. Saan ka pupunta? Ayun ang tanong mo bago ka bumoto. Tignan mo muna yung apo mo, tignan mo yung tatay mo at nanay mo at lolo mo at lola mo, tignan mo yung kapatid mo, tignan mo yung mga anak mo, doon mo dadalhin yung anak mo, pipili ka ba ng leader na merong kinabukasan ang pamilyang Pilipino. At merong magiging dangal sa darating na mga araw ang bansang Pilipinas. Yan ang kailangan natin. Kayo yan, hindi ako. Kung kayo magkamali, kayo ang tatamaan. Ayan. So, alam mo, Senator Gordon, surreal experience to sa akin. I mean, bata pa lang ako pinanonood ko na kayo. Pero sobrang touched po ako and honored sa inyong pagbibigay ng oras sa akin. Ayan. Maraming salamat po. I want to thank you because you ask very fast questions. That's why I want to be to answer as fast as I can para mas marami ka pang matanong. Oo. Tsaka sa mga ano natin, ako nang hingi ng schedule sa inyo. Ha. Ako yung lumapit sa ano nyo, sa staff nyo. Sabi ko, pwede ko bang i-feature si Senator Gordon? I mean, hindi kasi masasayang ang oras ng mga viewers natin at sa mga magre-replay nito. Ayan, so mga ka-vlog ng Pasig, mga kapwa ko Pasigueño, ayan. Yung mga ngayon lang tumutok, i-replay nyo na lang kasama natin. Walang iba kundi ang Philippine Red Cross Chairman. At ang iniidolo nating senator, hindi lang iniidolo, marami nang nagawa at marami pang magagawa. Senator Richard Dick Gordon. Ayan, ano yung hashtag natin? Hashtag ipasok si Dick. Ayan. Ayoko magsabi nun. Ayoko magsabi, alam mo kung bakit? Bakit? Hindi na naniniwala yung asawa ko, baka hindi ko na raw kaya. Biro lang yan, biro lang yan. Sa amin lang yon, pero ang hashtag ni Dick, di ka papabayaan. Ayun. Pabawon natin lahat yan. Di natin pabayaan. Di lang ang pamilya natin, lalo na ang ating bansa. Ayan. So, di kita pababayaan. Ayan. Maraming salamat, Senator Gordon, sa iyong time. Ayan. Ito po ulit ang inyong vlog ng Pasig. Ito po ang inyong nurse vlogger ng Pasig, Luigi. At abangan nyo yung mga susunod pa nating live. Ayan. I-share natin tong live natin ngayon with Senator Gordon. At magandang gabi. Good night. Maraming salamat sa mga tumutok. Good night. Bye. Thank you, Luigi. You're great. Thank you po, Senator. Galing mo. All right.